Good morning. So, ito yung may issue ngayon sa Allen Coins Slot Hantai Hook. So, hindi siya na yung 10 pesos na new is may problema sa program ng coin slot. Ayan, sa new. So, yung iba ay encounter, nakakalibrate siya. Pag nag-config ka rito, nagkakalibrate siya, nahuhulog mo siya. Pero pagkatapos mo i-calibrate, hindi na siya i-read. So, natapos yung pag-calibrate mo. Pero after matapos, pag hulugan mo 10 pisong bago, hindi siya mag-read. Kahit anong barya, kahit may mga ginamit mong calibration ito. Meron namang issue din na talagang pag-setup pa lang ng calibrate, mag-config ka pa lang, is hindi na mahulugan yung 10 piso. So pag input mo pa lang ng 10 pisong bago, hindi talaga siya makalibrate. So ganito po yung tricks na gagawin. Sa akin po kasi, experience ko yun, ginawa ko po, napagana ko po siya. So, yung mga encounter po. So, sample lang po ito ah. So, kunyari ah, ito lang po. Para sa sample ko sa inyo paano po tricks na gagawin para matanggap ng coin slot alan yung bagong ano. So, isa lang gagawin kong value na ano. So, set tayo na isa lang muna. Tapos, palagyan nyo ng, ito sample ah, 20 na yung ano natin. 10 piso natin, 20 gagawin nyo. Tapos, P10, 14. So, ang gawin nyo dyan para mag-read yung 10 pisong bago, unang hulog nyo 10 pisong luma. So, pili lang kayo ng series. Series ng mga 10 piso na medyo old tsaka medyo ano. Ah, yan, ng taon. So, yan. 10. O kaya, 15 luma, 5 bago. Pwede na yon. So, test natin ha. Meron talaga hindi mahuhulog talaga. Meron hindi mahuhulog. Ano, meron hindi magi-credit talaga. Ulitin niyo na lang yung mga nahulog. Ano, yung mga hindi talaga siyang makakalibrate. Pero at least 'yan, nakapaghulog tayo ng ilang peraso, mare-read na niya. Mare-read na niya yung mga 10 piso. So ayan. 10 piso, hulog tayo. Yan, 10 piso. Maririd din yan. Maririd din na lahat yan. Yan po. Maririd na po niyan. So, tapos nito, gagawa din ako ng, ito yung mga ginamit ko, calibrate, only 10 pesos na nyo lang. Yan, 10 piso lang. Ito lang yung kakalibrate natin, hindi siya tatanggapin ng coin slot. So, yan. So, ang discarte po dyan, kung ang gamit nyo ay E6, E6 yung number nyo. Ako kasi gamit ko E6. Una, old coins na piso, old coins na 5 pesos, old coins na 10 pesos. Tapos yung pang-apat, new na piso, new na 5 piso, new 10 piso. So, ang gagawin nyo ngayon is E5 na lang. E5. Purong tatlo na to, puro old. Piso, 5, 10. Tapos ito, new, piso, 5. Yung 10 piso, dito sa pangatlo, doon nyo isisingit yung new coins na 10 piso. Kunyari, kung 20, 10 yung hulog yung old na 10 pesos, 5 doon sa bago. Basta maganda kayo ng medyo marami-rami kasi nga maraming hindi kinakain minsan pag processing kayo ng calibration. Katulad kanina, di ba? Meron hindi siya ni-read habang kinakalibrate ko. So, dapat meron kayong mga iba pang coins na 10 piso. Pero after nyo makahulog kayo ng 2 o 3, matik na yun, marireed na ni coins slot yung 10 pisong bago. Kahit isa nga lang eh, marireed na yun eh. Basta meron kayo ma-register na isa lang na new. So, ayun po yung discarte po dyan. Ayan po. So, papakita ko naman po ngayon kung sinasabi ko sa inyo, ayan po, hindi po gagana yan. Ayan po, yung ano po natin, yung 10 piso po natin, kung 10 piso lang po ang i-config po natin. Ito po yung mga 10 piso, ayun pa rin po gagamitin natin. So, kung may mag-credit man, kung may maghulog man dito, swerte, hindi natin na. Yan po, ayaw po, di ba? Ayaw yun, may naghulog. So, ibig sabihin, pag may naghulog po yan, matik na po yan, gagana na po yan. Pero ang tanong, paano nyo po matatapos, di ba? Paano nyo matatapos yung kung nasama nyo naman na A6
pa nyo matatapos yung program ng A6 na program. Diba? Ang gagawin nyo po dyan, magulog po kayo ng old coins para paabutin nyo sa pulse ng 20. So, wala po problema sa reading ng coins na dahil nakapulse din po siya ng 10 pesos. So, sa reading lang po ng ano po yan, babasahin po rin ng coin slot po yan is 10 pesos. Pero, tignan nyo naman po, nakailang beses ako hulog ng bago nag-credit yung dalawa. Ayan, singit pa kayo ng new coins, kung maaari. New coins pa, ayan, mga new coins to. Ayaw nang mahulog, oh. Pero, natin. So, testing ulit natin kung babasahin ng old and new. So, ayan, binasa yung new. So, ibig sabihin, ganun ang technique. Ganyan po ang technique. Sa lahat, 10 piso po ang basa. Sa mga nahihirapan po mag-calibrate ng 10 piso po, may issue po ngayon si Alan Coin Slot, anti-hook, sa barya po ng 10 piso. So, 10 piso lang ang experience ko sa software ngayon. So, kaya ganun ginawa ko. E5 na lang. O kaya, pwede rin A6 kayo. Mag-A6 din kayo para yung mga barya nyo sa yung mga series ng taon ng 2,000 ng 10 piso makuha nyo kasi bye-bye series, di ba? Bye-bye series. So, A6 pa rin kayo. Pagtiting nung pang new coins, maghalo kayo ng new tsaka old para ma-reading yung coin slot. Pero number one, pag mag-A6 kayo, pag mag-input kayo ng new coins, palaging tandaan, palaging hulog yung luma na 10 piso. Kasi pagka bago ka agad, pagbago, pwede naman din bago, katulad kanina, di ba, nagbago ako, dalawa binasa. Matik na yun, pag hinulog yung dalawa, nahulog, basa na yun. Kaso nga lang, paano manatapos yung config? Uhulugan mo ngayon ng old, ng mga old, para mapatapos yung 20. Yun. Sana po makatulong sa mga nahihirapan na ano. Kasi kahapon, may nag-message sa akin, hindi ko siya pinansin actually kahapon, naramdaan ko na, kasi kakarating na ng coin slot ko. So, hindi ko muna siya pinansin kako eh. Nagawa ko naman ng paraan din kaagad. So, tapos kinahapunan, may nag-PM sa akin tropa, taga Cavite. Na-experience ko daw ba? Sabi ko, oo. Tapos kinahapunan, isa pang tropa. Kako, na-experience ko. Kaya sabi ko, gagawa ko ng tricks. Para ano. Ganyan. So, gagana at gagana yan. Basta pagbago ko yung slot mo, ganito issue. Gagana at gagana. Salamat.